Mga brothers, isa ka rin ba sa nangarap magkaroon ng Suzuki Raider 150 pero kapusparad ka pagdating sa budget? Ba mga brad, baka para dito ka na lang sa Rusi DL150. Pero mga brothers, bago tayo magpatuloy, kung nais mo malaman ang cash price and terms nito, panoorin nyo po ng buo ang ating video. At syempre, huwag nyong kakalimutan i-share ang ating episode sa Facebook at mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel. So mga brad, ano pang hinihintay natin? Ikutan natin ang underbone na ito. Kaya let's go sa go! Get ready. Drop the beat. So mga brothers, eto na nga yung inaabangan nyo o most requested na underbone ng Rusi na pinabablog nyo sa akin. Eto nga yung DL150. So mga brothers, wala kasi nito sa Rusi Olongga po, kaya dumayo na tayo rito sa Rusi Guagua, Pampanga. Eh nadadaanan naman natin to lagi alongside ng kanilang brand partner dito o sister company nila na Rusco Motors. Anyway, ano mo meron sa motor na ito? No? Bakit hanggang ngayon hindi ito pini-phase out ng Rusi, no? Over, alam ko, isang dekada na itong motor na ito. Kasi 2012, nakikita ko na ito. Hindi ko lang sure, ha? Baka 2012 pa baba. Itong motor na ito, nag-e-exist na. May mga nabago, napansin ko. And, syempre, alamin din natin mamaya yung cash price nito, no? For a while, iskuta natin itong underbone na ito para makita natin. Ano ba talaga? Bakit gustong-gusto ito ng mga Rusi fans and Rusi users? So, dito mga brothers, sa kanyang front facing, meron itong modern style na headlight, no? Dual lang po ang ilaw na ito, no? And then conventional po na halogen ang gamit niya. And wala namang problema yun. Kung gusto mong gawing LED, pwede mo siyang upgrade. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito, in-upgrade na nila yung turn lights ng LED mga brad. And then this is a Euro 3 compliance na carburetor, no? Anyway, gusto ko tong approach na to, no? Ito kasi hindi ito inaalis ng Rusi. Pero pwede nyo itong tanggalin. Kung gusto nyo tanggalin, walang problema dyan. At ang ating lente na plastic dito, I can tell quality naman, no? Naka-front telescopic fork tire ito mga brothers on the wheels. At gumagamit ito mga brad ng 17 inches na wheel mags. Ang gulong po nito is 2.5, no? Hindi po siya naka-low profile. And I highly suggest, kung bibili kayo ng underbone na ito, ay palitan niyo po siya ng low profile para mas safe po. Kasi itong gulong na ito, hindi ko ito marirecommend, especially ngayong tagulan, may kadulasan po ito. Pero kung wala kayong pampalit, siguro bawasan niyo muna ng PSI at alalay lang kayong magpatakbo. So mga brad, naka-disc brake po ang harapan nito mga brothers. Ayan. At ang kagandahan pa rito, hindi na kayo mag-upgrade ng disc rotor katulad sa iba na inapalitin pa nila na mas malaking disc rotor. Ito po, malaki na yung disc rotor niya. So ang advantage nito, mas matagal mag-init at syempre mas maganda yung performance sa preno. Tapos dalawa pa yung kanyang piston pot caliper dito, di ba? So tingnan natin yung side profile naman ng motorsiklong ito. May mga sticker siya pero para sa akin hindi naman baduy, no? Gloss black pala itong nire-review natin dito sa Rusi Guagua, Pampanga. And also kung ayaw nitong gloss black, meron sila ritong red and black na combination. Ito, yan. So comment nyo naman mga brothers kung anong nagustuhan nyo ito. Itong red and black, para kasi ito na yung ano eh, hindi ko gusto yung kulay nito, parang yung sinauna nito eh. Parang mas gusto ko ngayon talaga yung black, kaya ito talaga yung pinalabas ko. Diba? Ganda ng pagkaka-gloss black niya. And then may sticker yan dito. Maganda yung pagkakabanat dito ng Rusi. Meron tayong Rusi dito, Sports R-Box, kasi meron itong U-Box. And then Rusi DL dito, no? Alright, so meron tayo rito yung solid na grab bar, na plastic po yan. Solid plastic grab bar, yan, sorry. And then ang ating upholstery rito, single tone lang po ito. But I can tell na makapal po siya. Kinukurot ko, ayan o, hindi nagmamark, bumabalik. O, diba? So, meron po itong texture para mas makapit tayo. Ayan. At ang ating ilalim, mga brothers, meron pa tayo rito maliit lang na U-box. Nandito na yung battery niya. Siguro pwede kayo maglagay dito ng tools, kapote. Ayan. Tapos ang ating tanki rito is 5 liters po ito. O, madali naman buksan. And that's it. Yun lang yung makikita mo sa under seat niyan. No? Alright, so ito yung pinaka fairings niya. Good thing meron siya parang air ventilation dito papasok ng makina, since ito naka air cooled po, no?
Pagkatinig na naman natin ang kanyang speed meter dito, ito po is analog. Ayan, pero kahit analog lang siya, meron ka naman dito ang gear indicator. So kita mo pa rin kung anong cambio mo, no? Ang ating speed meter, wala nga lang siyang RPM, sayang. Ang ating odometer, no? Kilometers per hour po ang ating speed meter dito. Fuel meter natin, left and right. Neutral tsaka high beam indicator. Standard ignition lang ang meron tayo dito. And then pagdating sa switches, ito meron tayong choke dito dahil carb version ito. At busina, left and right, high beam, low beam. Bukasan ng ating ilaw at ang handle grips sakto sa isang large na kamay. Meron tayo ritong end bar, pero ito kasama nito sa handle grip, wala siyang end bar, no? So bibilan niyo po. No? And then meron tayo ritong non-adjustable na clutch lever and also ang ating brake lever din dito, non-adjustable. So in-approach ang handle grips natin and electric starting lang ang meron dito sa kanang bahagi. And by the way mga brothers, naka-telescopic port po ito na medyo may kataasan siya ng around 2 to 3 inches ito mga brad. Okay mga brothers, bike fitting para dito sa DL150 ng Rusi. Alright, so po tayo. Okay, so once again mga brothers, I'm only height ng 5'4 lang. Nakabota tayo ngayon dahil tag-ulan. And also may reach po tayo na 20 inches. And then may bigat po ako na 54 kilogram. So ganito po ang itsura pag nakasakay na dito sa DL150. Ayan po mga brothers, pwede nyo akong gawing reference para sa mga katulad kong 5'4 or 5'5 in height dyan. And for the seat height mga brothers, may tingkayad ako konti dito dahil may taas siya na 770 mm. Tapos yung ground clearance niya is above minimum po yan na 150 mm. So madali niya ma-overcome yung mga malalalim na lubak and also yung mga nakakalokong humps dito sa Pilipinas. At ang gaang ng motor na ito mga brad, I'm very surprised na meron lang siyang bigat na 107 kg in dry weight. Ngayon kung ipo-full tank nyo ito and then kasama yung engine oil, siguro mga nasa 110 ito, mga 112, pero syempre magaang pa rin. At saka napakakipot niya mga brothers, kaya talagang para sa akin ang tawag ko rito sa mga motor na to parang spearhead, kasi ang tulis. O yan o, yung manibela naka clip-on bar, so talagang mga masisikip, o kaya yung talagang kahit alanganin na madaling mapasok nitong DL150. Ayan, turn radius niya mga brad, malaki. Hindi kayo mahihirapan. O, madali nyo maitulak ito. Ayan o. Kasi magaang lang siya. And also mababa lang, 770 mm lang ang seat height. And for the riding position mga brothers, ito medyo semi-lean tayo dito. No? Naka-lean tayo ng forward dito ng konti. At kung hindi kayo sanay dito, syempre mag-a-adjust kayo rito. O matagal kayo. O sana, especially pag long ride. Kasi syempre, sports underbone ang datingan ito, medyo lean kayo rito. Ayan, lean kayo ng konti dito, no? Hindi katulad sa mga ibang underbone na upright tayo, ganito. Ito medyo sports ang datingan dito. Pero okay lang naman kasi nga yung forma niya. Alright, and for the bike fitting mga brothers, wala akong kaproblema rito. Suspension nito, swabe baon sa harapan ha. Ang monoshock kaya pwede rin. Pero syempre, malalaman pa rin natin yan pagka nagkaroon tayo dito ng test ride review. Kaya sa mga owner ng mga Rusi DL dyan na gumagamit, baka naman pwedeng mahiram kahit rentahin ko na. Pero bike fitting mga brothers, approved. Okay mga brothers, dito sa rear portion, nakita ko yung improvements dito. Ginawa na rin nilang LED yung turn signal lights, no? Dati kasi naka bulb type ito eh, as I remember. And then, yung taillight natin dito, bulb type pa rin po yan. Pero syempre, meron siya rito nga reflector at yung ilaw ng plaka na nasa mismo na rin pong taillight, no? Ang fender kaya nito? Ba, flexible ang rear fender ha. Nandito yung bukasan ng upuan mga brothers kung bubuksan nyo po ha. And then, ang fender dito sa harapan, check nga natin. Yeah, may pagka-flexible pero konti lang, no? I can tell mayroon pa rin siyang kunat side and then may pagka-flexible side siya, no? Nandoon siya sa gitna. Pero pwede na rin. And then yung paint job naman okay na sa akin, no? Makapal yung top coat niya, masasabi ko. Ayan, so kahit napapaarawan niyo yung motorsiklo, kahit papaano may laban tayo rito, no? At check natin mga brad. Naka-disc brake tayo rito na single pot piston caliper, no? Kasi syempre, 'di ba? Sangka pa. No, for the affordable or budget na underbone, naka-display yung likod. At hindi lang yan, naka-monoshock pare. Oh. O, hindi lang kita eh, kasi merong naka-cover na doon para hindi marumi. Pero naka-monoshock po ito, kaya na makita nyo, malinis na malinis yung kanyang underneath.
No, 2.7 po ang size ng gulong. Sabi ko nga, kung ako ang bibili nito, papalitan ko kagad ng mga aftermarket na tire para po mas safe tayo. Syempre, mas malapad para pagka binabanking natin yung motorsiklo. Eh syempre, mas safe po yan. No? Meron tayo rito ang upright position na muffler. And then, matte finish na po ito. O flat finish pala na high temp. Syempre, para hindi basta-basta kalawangin. Maganda yung heat guard natin dito. Elegante ang datingan na chrome style. Naka-alem bolts na rin yan. At ang ating tapakan, ordinary lang po na combination ng bakal at rubber. Same lang din dito. Para pan-tricycle ito, mga brothers. O, diba? O. Check natin yung kabilang side. Ayan, so mga DL user natin dyan, makakapagsabi kung ano mga sprocket combination nito. Pero dito, meron siyang 41 teeth. Hindi ako nagkakamali, ayan, nababasa ko rito. Baka doon, baka maglalaro doon ng 13 o 14, no? Pero kayo mga brothers, comment nyo naman yung mga DL user dyan kung ano yung magandang combination ng sprocket nito, no? Ano ba yung tamang dulo, tamang hatak lang, no? Ayan, so, ito parang aluminum. Ayan, no? Yung swing arm niya, inakato ko ngayon, parang aluminum. Kung aluminum ito plus punto, syempre nakakapagbigay gaang sa motorsiklo. Okay mga brothers, pag-usapan na natin ang makina, kung ano ba ang meron kay DL150. So mga brothers, ang makina nito ay galing po sa TC150 Macho, o yung business type nila na motor. Since alam naman natin, isa itong budget na underbone, no? So meron siyang 5-speed manual transmission and rotary po ang sistema ng cambio nito. Meaning mga brothers, dagdag bawas po siya. So yung kanyang neutral is nasa dulo po. Naka-air-cooled lang ito mga brothers, since mababa lang po ang compression ratio niya. Meaning mga brothers, hindi po sobrang init ang makina o working temperature nito, katulad po ng Kawasaki Barako 175. Kaya po hindi na ito nilagyan ng liquid cooling system. Ayan po, para magkaroon kayo ng linaw. So mga brothers, meron itong 149cc single cylinder, no, push rod engine, o yung overhead bulb po na tinatawag natin, na dalawa yung kanyang bulbs. Pagka kasi ganito, matorky ito eh. And also, syempre expected natin, mabibrate po ito. Pero ganun pa man, madaling gawin ito. At syempre, mas madaling mintina o low cost maintenance po siya. Okay? Carburetor po ang kanyang fuel system, na masasabi ko na mas low maintenance. At kahit mabaha din, eh madali nyo pong maiayos ang motorsiklong ito, no. Mga brothers, pagdating sa dulo, meron siyang 14.1 horsepower, and then pagdating naman sa sibatan, meron siyang 14 Newton meter of torque. Para sa akin na pagdating sa power to weight ratio, medyo malakas-lakas ito dahil magaang siya. And then kung magaang din pa kayo na rider, eh sigurado bibigyan kayo nito ng magandang performance. And take note mga brothers, naka-electric starting, and then meron pa tayo ritong kick-starting. Kung sakaling malobat ang inyong battery, eh mai-start nyo pa rin ang motorsiklong ito. Alright? So mga brothers, natapos na nga nating ikutan ang motorsiklong ito ng Russo. Ito nga yung DL150 na isang sports underbone ang forma. So mga brad, pag-usapan na natin ang presyo. Sa cash price mga brothers, meron itong cash na 54,500 pesos. So mga brothers, kasama itong DL150 sa promo ng Rusi ngayong tag-ulan, na wala na siyang down payment. Straight monthly na po kayo. So kung kukunin nyo siya ng 3 years, meron po kayong monthly dito na 2,420. And for the rebate, 300 pesos pa rin po. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang ating walk-around review dito sa Rusi DL150. At ano-ano pa bang mga motorsiklo ang gusto nyong paikutan dito sa Rusi Motors? Comment nyo na rin ang inyong suggestion. Mga brothers, huwag nyo pong kakalimutan i-share ang ating episode dyan sa Facebook. Malaking tulong po yan, no? At syempre, konting suporta na rin. At syempre, mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel kung trip nyo po yung mga ganitong klase ng vlog. Once again, mga brad, maraming salamat po. Ride safe and cheers!